Alam niyo po ba, nasa katatapos lang po na Qatar Masters 2023, may dalawang division yan, Group A saka Group B. Sa Group A po, nandiyan si Magnus na medyo nagkalat at ang nag-champion po, walang iba kundi Grandmaster from Uzbekistan na si Yakubawib. Pero sa Group B, magiging proud kayo na Pinoy kayo dahil isa pong Pilipino ang nag-champion. Yan po ay walang iba kundi si PD Master Rustum Tolentino. Nag-champion po siya with a score of 8.5 out of 9. At sa ganda ng performance niya, ipakita ko lang yung isa po sa crucial na laban niya. Round 7 po ito against Amdouni Soubair. Tama kaya pagkabasa ko? From Tunisia po yan, isang PD Master. 6 out of 6 po si Rustum. Yung kalaban niya 5.5. Pag nanalo siya dito, magwa 1 point ahead siya. Ano po ba ang nangyari? Grabe katapang ni Rustum dito. Mamamangha kayo. So, puti po si Amdouni Soubair. Itim naman si Rustum. Flip natin yung board. Ang tinira po ni Amdouni ay nag-E4 eh. Rustum naman nag-E5, knight F3, knight C6, tapos nag-D4. Ito po yung tinatawag nilang scratch two knights. Na kinakapture po yan, tapos nag-knight takes. Ang main lane talaga, knight F6, hitting the pawn. Pag yan po ay tumira ng knight C3, matatranspose po yan sa scratch 4 knights. Pero ang ginawa, kinapture po yung C6. Isa yan sa main line, no? So, binabawi po yan. And then, ini E5, ina-atake yung kabayo. So, sa ngayon, ang magandang square lang yan dito. Kaso, tutulakan eh. Matitempohan, medyo maiipit. Kaya, ang main line po talaga dito, Queen E7. Hindi gumagalaw yung kabayo, pinipin lang yung pawn. Ayan, nape-pressure pa yung pawn, no? So, kaya common reply, Queen E2. At pagka Queen E2, nagna Knight D5 na. Ayun. Kasi pwede na siyang kainin eh. Pagka Knight D5 po, common dito, C4, tapos magbibishop A6. Kadalasan ginagawa yan. Pero sa pagkakataong ito, tumira po ng H4 lang yung kalaban ni Rustum. Isa po yan sa sumisikat na linya recently dito po sa Scotch. Kasi tinuro ko din to kay Prini, isa to sa ginagamit niya. Ang idea po niyan, magbibishop G5. Ayan, i-distrap ka lang para medyo makulit yung reyna mo. Kaso, si Rustum Tolentino hindi pinansin yan. Nag-A5 lang with the idea of bishop A6 pa rin. Ang ginawa po niya, nag-C4. Pagka-C4, umatras lang yung kabayo. Nag-B3 na kung saan medyo mali po ata. Ibalik lang natin, ang common kasi na ginagawa dito, nag-knight dito lang. Tapos yung iba, nag-H5 pa nga. Yung iba, nag-G3, gumaganon. Pero yung tirada po na B3, medyo parang masagwa. Ang idea niya, dinidepensahan niya yung C4 eh. Pero bakit siya masagwa? Kasi may A4 na tinira ni Rustum. Ayan, no, mabilis na may threat agad, capture doon, maa-atake. At dito po, nangyari na din pala ito before, ang ginawa, nag-bishop B2 para depensahan yung tore. Kaso, tumira ng novelty. Ito pong si Amdouni, ang ginawa niya, nag-bishop A3, hitting the queen na tumakbo lang sa E6. Pagtakbo sa E6, kinapture na po agad. Ito pong bishop sa F8 na binawi ng tore. At kung titingnan nyo, hindi na po makapag-castling sa king side. Ito pong si Rustum sa queen side na lang. Kaso, kung queen side magkakasling, parang alanganin. Dahil medyo, butas po yung queen side eh. Anyway, ang ginawa po dito ng kalaban ni Rustum, dahil may threat nga po nakakapturing yan, babagsak yung tore, itinulak niya yung pawn sa B4. Pagkatulak ng pawn sa B4, sinimplihan lang ni Rustum, bishop A6, hitting the pawn on C4 na dinipensahan by playing knight D2. Pagkatira knight D2, eto, tapang ni Rustum. Oh. Nakita niyo yung mga pawn, ha? Andyan na sa queen side. Ha? Aba, nag-castling pa rin. Sige, umatake ka dyan. Wala akong pakialam. Kinastling niya pa rin. Bakit niya po ginawa yun? Kasi kung titingnan mo namang mabuti, ang sagwa rin ang posisyon ng king eh. So at least, kung sakali man mag-castling na yung black, mag-connect yung tore, pwede nang buksan to. Ayan, may mga ganyang atake na eh. Yung king po kasi ng white, hindi makagalaw yan. Pwede siya mag-castling sa queen side, pero pag gano'n na nangyari, parang safe na din yung king mo kasi hindi na siya makaka-atake sa queen side eh. Kaya nga ang ginawa po ng white dyan, nag-rook H3. Gagamitin yung tore. Pwede siguro dito,
o dito, I'm not sure kung saan niya ilalagay, pero si Rustum nagmadali na, aba, nag F6 lang. Hanip, no? Ibabalik ko lang. May isa pong tirang sinasuggest dito yung engine na pwede daw pong mag-sacrifice si Rustum, Bishop takes C4. Bakit pagka Knight takes C4 mo, titirahan ka lang Knight takes C4 din. Ngayon, pag kinapture mo ito, titirahan ka ng Queen takes, bagsak yung tore. Ganun yung mangyari. Kaya balik po natin noon, ang gagawin daw po niyan, Rook D1. So, nakakain ka ng isang pawn. Yun nga lang, nakakatakot yung posisyon kasi mabubuksan po ito eh. Nakakatakot eh. Di ba? Kaya ang pinili ni Rustum, ibalik natin doon kasi one pawn up yun, pero nakabukas yung diagonal na white square, no? Hirap noon. Anyway, ang ginawa po ni Rustum ay tumira ng F6 na one of the engine suggested move. Mas simple yan. Ang gustong gawin ni Rustum, pag tinakes mo, capture. May threat doon, mabubuksan to, papasok na ganun. O, di ba? Mas maganda, mas madali. Mas madaling intindihin yan. So, ang tinira po ng kalaban, hindi kinapture yan, ang ginawa, nag-rook E3. O, pagka rook E3, kinapture pa rin ni Rustum, nag-rook takes E5, and then queen lang sa F6. Anong tema niya? Tutulakan yung tore, atakado yung tore sa A1, babagsak. Kaya nag-rook C1. Pagka rook C1, dinisix pa rin ni Rustum, tumakbo sa E3, and then tumira lang ng napakagandang queen B2, sumok pa yung reyna. Pumasok lang, pero iibabalik ko lang po, no? Meron pong suggested move yung engine dito. Medyo weird na nakakatakot. Knight D5. Pero yan daw po yung number one engine move. Ina-attack yung tore, hindi makapture kasi may ganun. No? Ang nakakatakot dyan kasi may queen check eh. Mawawala ka na sa pin. Anong gagawin mo sunod? Example, nag-queen wala ka na sa pin. Magkiking B8 ka. E, de-capture na to. Ay, hindi pala pwede yun. Kasi may queen takes F2. Ayun. Yan yung sinasuggest ng engine. Halimaw talaga yung engine, no? Lakas ng loob. Pag naman po nag-rook E6 lang, okay, rook E6 lang, takbo lang reyna mo, queen B2, ayun, papasok pa rin. Nakakatakot pa rin yung idea nito, no? Pagkatira nito, ano mangyayari? Queen D4 lang. Hanip na engine to. Tapos threat ito. Ang hirap nun, pero yan yung engine na tire. Yan yung number one engine move. Ang tinira ni Rustum, nagustuhan ko eh. Makatao eh. Queen B2, ayan. One pawn up, kasi threat yung tore, threat yung pawn, eh pag bumagsak yung A pawn, eh di magkakapass pawn. Kaya nga po nag-rook B1 yan, and then queen takes A2, ayan. One pawn up na daw po. So pagka queen takes A2, nag-queen G4 check, tumakbo sa B8, tapos nag-queen takes B or G7. Talagang bumawi ng pawn, sa amin niya siguro, lugi ako ah, makabawi nga. Kaso, pagka-capture niya sa G7, sinimplihan lang siya, Bishop takes C4. Ubus pagka Bishop takes C4. Bakit po? Hindi niya po pwedeng makapture yan ng knight dahil babagsak yung tore. Pag bishop naman ang pinan takes niya, magna knight takes pa rin, may threat pa rin doon. Pag gumalaw yung knight, bagsak pa rin yung tore, may threat pa sa tore sa E3. Ubus po pag ganun, no? Ngayon siguro isipin nyo, coach, hindi ba pwede yung mga tiradang queen lang dyan or rook lang dyan sa A1? Hitting the queen? Eh, sisimplihan na queen C2 eh. Ganun pa rin po yung threat, walang pinagbago. Kaya, pagkatira po ng Bishop takes C4 ni Rustum, nang gulo yung kalaban niya by playing B5 lang. Tindi ng B5. Nakakaloko yung B5. Bakit po? Once kasi kinapture mo yan, o libre yan na, di ba? May Bishop takes C4. E di ganun pa rin knight takes. Ang pinakaiba, may rook takes doon. Sa may B5 aray ko po, nabuhay pa. Pagka king A8 mo, pwede nga daw queen D4 lang. Katakot, matihin ka pa. Walang ya. No? So, ibalik natin daw, nakita naman yan ni Rustum. Kaya, isinara niya. Nag C5 siya. Pero, ibabalik ko lang. No? Balik lang natin. Good move yung C5. Pero may mas maganda daw eh. Engine kasi ang nagsuggest eh. Maganda daw po, eh, magbaliw-baliwan ka na dito. Rook takes F2. Hanip na yan. Sacrifice lang tore. Anong mangyayari pagka-capture? Queen takes D2.
Ano mangyayari pag hinarang mo yung bishop? Aba, basic. Kainin mo lang daw yung pawn. Santa mukal daw yung pawn, kahit quality down ka, winning. Yan yung sinasabi. Kasi magagalito ka, okay lang dito. Santa mukal daw yung pawn eh. Apat na pass pawn, no? Ang bilis nito. Mamaya, no? Bilis. Engine yun eh. Grabe. Hindi pa clear yung panalo, pero yan yung sinasuggest ng engine. Kaso, hindi po tinira ni Rusobian. Kasi bakit mo papahirapan yung sarili mo? C5, basic lang. Winning na, malinis, walang counterplay. At pagka C5 nga, tingnan nyo ginawa ni Rustom dito ha, nag-rook B2, hitting the queen. Aba, nag-queen check lang. Pagka-check, nag-knight B1, nag-rook lang po sa F7, hitting the queen na naman. At walang mapuntahan yan, kundi queen C3, kasi kailangan niya depensahan po yung, ano, yung tore. At pagka queen C3, tumalon lang yung kabayo sa D5, hitting the queen. And the rook, binibigay lang po yung bishop na hindi naman kinapture eh. Ang ginawa po, nag-queen A3, ibalik ko lang. Ano mangyayari? Pag tinakes mo, queen takes B2. Hanging pa rin yung tore, hanging yung kabayo. O, yung mga sabayan na ganito, hindi uubre yan kasi queen takes B1. O, saka pupunta. Quality up to, lamang panampon eh. Tatakbo ko na lang mag ganito. Queen C2. Ay, ubos. Kaya hindi pwede yon. Ang ginawa po ng white, eh, instead of taking on C4, nag-queen na lang po sa may A3 na sinimplify lang ni Rustum. Queen takes. Rook takes. Check. Saan ka pupunta? Saan ka humarang? Kasi babagsak yung bishop. Pag di mo hinarang, hinarang nga. Nag-rook lang doon. O. Oh. Paano mo didepensahan? Nag-rook na lang doon. Only move. Eh, kinapshoot, takes, tapos badabim. Ayan, inatake, dinepensahan, tapos sinimplify. Boom, 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 boom. At nag-resign pagkatira ng A3. Pinalit lahat ng piyesa, pero hindi maabutan yung pawn. Grabe. At dahil doon, ang score po ni Rustom, 7 out of 7 after round 7. Ito po yung pinakakabuuan ng standing. Pakita ko lang. Ayan. So, ito po yung group B. Ayan. No? Ang group B po yan. Ang group A, sila Magnus eh. Pag pumunta kayo sa group A, ayan sila Magnus, diba? Sa group B, ayan po sila Rustom nandyan. Ang top seed po is international master. Pero tinalo din ni Rustom yan. Ito po performance ni Rustom. Oh. Tindi oh. Oh. Winalist niya. Last round, tinabla niya na lang kasi champion na pag natabla. Pero ubos lahat. Grabe si Rustom. Laks talaga ng mga Pilipino. No? Pag ang mga Pinoy lumaban sa ibang bansa, grabe. No? Madalas champion. Dito po sa Thailand, hindi po sa pagmamayabang. Puro Pilipino po ang nagcha-champion sa tournament. Kahit may mga kasaling GM, IM, madalas po Pinoy ang nagcha-champion. Ganon din po sa ibang lugar. Yun po ang aking nababalit, like Singapore. Mga Pinoy din po ang nasa top. Malaysia. Iba't ibang lugar eh. Grabe ang Pinoy pag naglaro. Sa UAE din pala. Sa Middle East, marami doon puro Pilipino po nananalasa. Kaya ako naniniwala na ang Pinoy very talented. Mabigyan lang po ng suporta na tama. Aba, malayo po mararating. Malayo po mararating. Huwag na titigil ka kalakad. Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. For more videos, don't forget to like and share. Muli, ito po ang yung coach, Pini Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po sa inyong lahat mga kabiyahe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.